Panglalawigan ng Batangas ay kilala sa buong bansa na pinanggagalingan ng masarap na kape. At yan ang Kapeng Barako. Pero ang totoo ay halos pawala na ang Kapeng Barako dito sa Lipa. Ang Lipa ay naging siyudad dahil sa pagtatanim ng Kapeng Barako noong mga 1741. Pagkatapos naging pang-apat sa daigdig na exporter ng kape noong mga 1800s. At yan ay nagagaling lahat dito sa Batangas. Noong araw daw, diniklara na lahat ay magtanim ng kape, kaya lahat ng bahay, mayroong mga tatlo-tatlo o apat tanim na sa kanilang paligid ng bahay. Yan ay sana ang gusto kong mangyari, na para lahat ay mayroong masasabi na mayroon silang Kapeng Barako. Simula 1980s ay nagsimula po ang aking ama na magtanim po ng kape. Hanggang ngayon, ay nagtatanim pa rin para ho dumami. At kahit ho may napunta, kung gusto ho humingi, ay magbibigay ho ng mga pananim. Ang lahat ng mga nagpupuntahan dito sa amin ay ang tanong agad ay meron kayong kape at ang binibigay yung Kapeng Barako. Sa inabahaba ng panahon, nag-aakala ang mga tao na maraming kape dito, pero ang katotohanan ay halos wala na. Kaya maski anong kape, ay Kapeng Barako na. Hindi naman tama yon. Dapat ang ating Kapeng Barako ay yung authentic. Mas magandang magsama-sama ang buong Lipa magtanim para ho mapadami ang Kapeng Barako, dahil ho ngayon, kakaunti ho ang nagtatanim. Hindi ho kaya ng isang tao lamang. Ikalat, dahil tayo Batanggenyo, ipagmalaki natin, dahil pride ho yan ng Lipa. Nung mamulat ang aking kaisipan ang sa kahalagahan ng Kapeng Barako dito sa istorya ng Batangas at ng lalo-lalo ng Lipa, ay parang naging advocacy ako na talagang mapadami ito at nang mabalik yung dating glory na ang mga Lipeño ay kilalang kilala sa ibang lugar sapagkat nandito ang taniman ng mga Kapeng Barako. Yun naman talagang ipinagmamalaki ni Colonel, dahil siyempre simula kami bata, yun ang kanyang laging inuulit-ulit. Pag ikay nagtanim, meron kang aanihin. Yung mga gusto matuto ay aking tuturuan. Meron nagtayo din kami ng Coffee Academy para lahat ng kukuha ng pananim na kape, tuturuan muna namin magtanim ng tamang paraan. Akong bibili ng aanihin nila at duble ang presyo kaysa dun sa kung saan nila ipagbibili. Nakakalungkot po na hindi pa rin humabuhay ang kultura. Kulang sa suporta. Pero may mga ilan-ilan po na kahit taga Maynila ay nakakapagsuporta po, katulad po ni Senator Dick Gordon, Senator Tito Soto. Meron din mga Batanggenyo katulad nila Leo Martinez, ni Mayor Nas Ona, nila Archbishop Rosales, at saka Monsignor Madlang Bayan. Siguro naman ay panahon na para ako'y magpahinga sa aking mga ginagawang ito. At ito naman ay na ang kaalaman naman ay naipamana ko na. Alam na aking anak kung anong gagawin. Wala naman akong maipamana sa salapi. Ay di itong trabaho ang mga aking na magbubuhay sa kanilang pamilya at saka sa lahi namin na kami kinilala na nagparami ng kape sa Lipa. Alam na nila ang kanilang gagawin at saka may kakalat na rin nila sa iba kung ano man yung natutuhan nila sa akin. Huwag sana natin hayaan mawala ang kulturang ito. Ito ang ating ipagmamalaki, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi po sa buong mundo. Dahil po dito po talaga nag-umpisa ang Kapeng Barako. Samahan niyo po kami sa aming adhikain.